Hello, welcome back to my channel, Kambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang bago at mahalagang balita tungkol sa mga seniors na hikayatin magparehistro sa NCSC o National Commission for Senior Citizen. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Hinikayat ang mga matatanda na magparehistro sa database ng NCSC ang senior citizens, nananawagan ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa mga matatanda na magparehistro at mabilang sa kanilang online database. Ang database ay magsisilbing pundasyon para sa pagbuo ng mga plano, programa, proyekto, aktibidad, at kaganapan na naglalayong pagandahin ang buhay ng mga nakatatandang individual na Pilipino. Binigyang diin ng Regional NCSC Project Development Officer na si Jory E. Padayugdog ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga senior citizen na nakarehistro sa information system. Gi-encourage na mutanan mga matatanda, mga senior citizen, ilang mga anak o apo na atong ipa-register ang ating mga lola at lolo sa online registration kay puhon maabot ang specific na program para sa ILA. Kung wala sila sa database, possible dili sila maapila na natanggap sa maong programa, he said. Hinihikayat namin ang lahat ng nakatatanda, senior citizen, at kanilang mga anak o apo na irehistro ang kanilang mga lolo't lola sa pamamagitan ng online na pagpaparehistro. Sa lalong madaling panahon, ipapakilala ang mga partikular na programa para sa kanila. Kung wala ang mga ito sa database, maaaring hindi sila karapat-dapat na lumahok sa mga naturang programa. Ang lahat ng mamamayang may edad 60 taong gulang pataas ay maaaring magparehistro sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng komisyon sa nasc.gov. at pag-click lamang sa icon na Register Now sa homepage. Kasama sa kinakailangang impormasyon ang mga detalye ng personal na profile, background sa edukasyon, impormasyong pangkalusugan, at profile sa ekonomiya. Sinabi ni Padayugdog na ang impormasyong pang-edukasyon ay tutulong sa tanggapan sa pagpili ng mga matatandang individual na may espesyal na kasanayan para sa pakikilahok sa kanilang paparating na programa sa paglilipat ng kaalaman. Ang pagsasama ng mga detalye ng katayuan sa kalusugan na sumasaklaw sa impormasyon tungkol sa mga sakit o kinakailangang pagpapanatili ay tutulong sa komisyon sa pagbuo ng iba't ibang mga programa sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng kalusugan at iba pang nauugnay na ahensya. Bilang karagdagan, ang kinakailangang profile sa ekonomiya ay gagamitin upang matukoy ang pagiging karapat-dapat ng mga senior citizen para sa kasalukuyan at hinaharap ng mga social pension at mga programa sa tulong para sa mga matatanda. Nakipagtulungan ng NCSC sa mga unit ng lokal na pamahalaan at sa Office of Senior Citizens Affairs o OSC lahat ng munisipalidad at lungsod na naglalayong palawakin ang outreach sa mas malawak na populasyon ng matatanda. Para sa mga walang access sa gadgets o internet connectivity, maaari silang bumisita sa pinakamalapit na NCSC office o pumunta sa OSCA kung saan available ang mga hard copy ng Senior Citizen Data Form. Nakamit ng Zamboanga Peninsula ang humigit-kumulang 39% ng mga online na pagpaparehistro na may kabuuang 120,311 senior citizen sa rehiyon, batay sa 2020 census. Sa Pambansang Saklaw, sa 22 milyong senior citizen, 30-35% na isinasalin sa higit sa 4 milyong individual, ay matagumpay na nakumpleto ang kanilang online na pagpaparehistro. Ang NCSC ay nagtakda ng isang pragmatic na target na makamit ang 80% na nationwide registration rate ngayong taon. Kasabay nito, mahigpit na babantayan ng komisyon ang mga ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga senior citizen upang matiyak ang kanilang ganap na pagpapatupad. Hinikayat ang mga matatanda na magparehistro sa database ng katawan ng senior citizens. Na-publish noong 16 Pebrero taong 2024, nananawagan ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa mga matatanda na magparehistro at mabilang sa kanilang online database. Ang database ay magsisilbing pundasyon para sa pagbuo ng mga plano, programa, proyekto, aktibidad, at kaganapan na naglalayong pagandahin ang buhay ng mga nakatatandang individual na Pilipino. Binigyang diin ng Regional NCSC Project Development Officer na si Jory E. Padayugdog ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga senior citizen na nakarehistro sa information system. Gi-encourage na mutanan mga matatanda,
mga senior citizen, ilang mga anak o apo na atong ipa-register ang ating mga lola at lolo sa online registration kay puhon maabot ang specific na program para sa ILA. Kung wala sila sa database, possible dili sila maapila na natanggap sa maong programa, he said. Hinihikayat namin ang lahat ng nakatatanda, senior citizen, at kanilang mga anak o apo na irehistro ang kanilang mga lolo't lola sa pamamagitan ng online na pagpaparehistro, sa lalong madaling panahon, ipapakilala ang mga partikular na programa para sa kanila. Kung wala ang mga ito sa database, maaaring hindi sila karapat-dapat na lumahok sa mga naturang programa. Ang lahat ng mamamayang may edad 60 taong gulang pataas ay maaaring magparehistro sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng komisyon sa www.ncsc.gov.ph at pag-click lamang sa icon na Register Now sa homepage. Kasama sa kinakailangang impormasyon ang mga detalye ng personal na profile, background sa edukasyon, impormasyong pangkalusugan, at profile sa ekonomiya. Sinabi ni Padayugdog na ang impormasyong pang-edukasyon ay tutulong sa tanggapan sa pagpili ng mga matatandang individual na may espesyal na kasanayan para sa pakikilahok sa kanilang paparating na programa sa paglilipat ng kaalaman. Ang pagsasama ng mga detalye ng katayuan sa kalusugan na sumasaklaw sa impormasyon tungkol sa mga sakit o kinakailangang pagpapanatili ay tutulong sa komisyon sa pagbuo ng iba't ibang mga programa sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng kalusugan at iba pang nauugnay na ahensya. Bilang karagdagan ng kinakailangang profile sa ekonomiya ay gagamitin upang matukoy ang pagiging karapat-dapat ng mga senior citizen para sa kasalukuyan at hinaharap ng mga social pension at mga programa sa tulong para sa mga matatanda. Nakipagtulungan ng NCSC sa mga unit ng lokal na pamahalaan at sa Office of Senior Citizens Affairs OSCE sa lahat ng munisipalidad at lungsod, na naglalayong palawakin ang outreach sa mas malawak na populasyon ng matatanda. Para sa mga walang access sa gadgets o internet connectivity, maaari silang bumisita sa pinakamalapit na NCSC office o pumunta sa OSCE kung saan available ang mga hard copy ng Senior Citizen Data Form. Nakamit ng Zamboanga Peninsula ang humigit-kumulang 39% ng mga online na pagpaparehistro na may kabuuang 120,311 senior citizen sa rehiyon, batay sa 2020 census. Sa pambansang Saklaw, sa 22 milyong senior citizen, 30-35% na isinasalin sa higit sa 4 na milyong individual ay matagumpay na nakumpleto ang kanilang online na pagpaparehistro. Ang NCSC ay nagtakda ng isang pragmatic na target na makamit ang 80% na nationwide registration rate ngayong taon. Kasabay nito, mahigpit na babantayan ng komisyon ang mga ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga senior citizen upang matiyak ang kanilang ganap na pagpapatupad. Binigyang diin ni Padayugdog na ang oras ay mahalaga para sa senior citizen, kaya naman, ang NCSC ay nagsisikap na magbigay ng anumang mga programa at serbisyo na ipinag-uutos ng batas, na gumagamit ng isang buong ng gobyerno na diskarte. Hinihikayat namin ang aming mga katuwang na ahensya na may mga partikular na gawain ayon sa ipinag-uutos ng batas na magbigay ng mga pribilehiyo sa mga senior citizen, kailangan nating magtulungan at palakasin ang ating partnership para makalikha tayo ng enabling at supportive environment para sa ating mga matatanda, sabi ni Padayugdog, NBE, EDT, CCP, PIA9. Binigyang diin ni Padayugdog na ang oras ay mahalaga para sa senior citizen, kaya naman, ang NCSC ay nagsisikap na magbigay ng anumang mga programa at serbisyo na ipinag-uutos ng batas, na gumagamit ng isang buong ng gobyerno na diskarte. Hinihikayat namin ang aming mga katuwang na ahensya na may mga partikular na gawain ayon sa ipinag-uutos ng batas na magbigay ng mga pribilehiyo sa mga senior citizen, kailangan nating magtulungan at palakasin ang ating partnership para makalikha tayo ng enabling at supportive environment para sa ating mga matatanda. At muli, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video updates. Thank you.